sa mga viewers and subscribers. Ito na naman po ako. Ito po yung acetate. Ayan, nakikita niyo acetate. Ayan, ginagamit ito sa model or sa base. Ayan, sa mga landscape. Sa mga maliliit na pwedeng ikat sa laser or maliliit na shape or sa mga plant box. Ayan. So, dito natin ilalagay yung green. Liliyahin natin ito para dumikit yung pintura and para malagyan ng green and then ikakat lalagyan natin sa kabila sa opposite side ng double adhesive after malagyan ng green or before lagyan ng green or pinturahan ng green. Ayan. So ito yung ginagamit sa mga maliliit na greeneries bago i-landscape yung mga nasa loob or nasa boxes or yung mahirap i-green or mas madali ito kaysa sa binabras and nilalagyan ng green. So, mas malinis to kasi kapag may green na ito and nakat sa laser yung shape, so, mas pit na pit siya dun sa maliliit na lalagyan ng green. Ayan. Ayan guys, ito yung sandpaper. Itong gagamitin natin. So, number 150. Number 150 siya. Gagamitin natin para isand natin itong one side. Kasi dun sa other side, lalagyan natin ng double adhesive. After mag-green or matuyo yung green, ikakat sa laser and ilalagay sa model. So, liliyahin natin ito para kumapit yung pintura and kumapit din yung green. Ayan. So, may dalawang paraan tayo para sa pag-green. Kapag in-spray natin ng green, then basa pa yung pintura, pwede natin lagyan ng green. Or after matuyo yung pintura, lalagyan natin ng green using yung glue. Papayra natin ng glue. Babras natin yung glue and then i-drain natin yung green. Ayan. Or i-strain pala, i-strainer natin. Gamitan natin yung strainer para sa green. So, ayan guys. Liliyahin na natin yung one side, yung other side. Ayan guys, ito na yung nilihan natin. Ayan, tapos na siya yung dalawa. So, lalagyan natin ito ngayon ng double adhesive sa kabila. Ayan. So, para kapag nalagyan natin ng green, prepare na siya. Hindi na tayo maglalagay ulit ng double adhesive para isasalang na lang siya sa laser once na matuyo yung green. So, ito yan. Pipinturahan and then lalagyan ng green. Lalagyan na natin ng double-sided tape yung other side. Ito yung nilihan natin and then dito sa kabila lagyan natin double-sided tape bago natin siya pinturahan or lagyan ng green. Ayan. So, lalagyan natin siya. Ito, double adhesive. So, lalagyan natin yung isang side. Para kapag kinatch siya guys or kapag kinatch siya sa machine, ready na siya. Ready na siya para idikit na lang doon sa mga shape or portion ng greenery sa ating scale model. Ayan. Ayan, gamit tayo ng cutter. So, lalagyan natin siya, yung buong likod, lalagyan natin ng double adhesive. Guys, pinagsama ko na yung dalawang acetate and then yung sumubrang double adhesive, cutin natin ng cutter. Ayan, hanggang doon sa edge ng ano. So, ayan guys, tapos na siyang lagyan ng double adhesive and then pipaint na natin siya ng kulay green. Ayan. So, meron na tayong dalawang acetate and two option ng paglalagay ng green. So, let's go. Pinturahan na natin siya. Ayan guys. Ito na yung ating pipinturahan ng green para sa greenery. So, may dalawa tayong types ng paglalagay ng green. Yung isa, lalagay natin, pipinturahan natin, and then directly nalalagay ng green. And ito namang isa,
Pipinturahan natin, patutuyuin yung pintura, and then later kapag tuyo na, lalagyan natin siya ng green using yung white glue. Ayan, na hinaluan ng tubig or yung water soluble glue. So, hatiin ko ito para sa dalawang ayan, so two types ng paglalagay ng green. Yung isa directly after mapinturahan, kapag basa pa yung pintura, lalagyan na natin ng green. And yung isa naman, kapag natuyo na yung pintura, dun natin siya lalagyan ng green using yung white glue. Or yung glue natin na water mix na glue. So ayan guys, hiwalay na sila. So para hindi lipa rin ng hangin, dahil gagamitin natin ng spray gun and acrylic paint din ang gagamitin natin. Pwede po kayong gumamit ng ano, ng water-based paint. Timpla kayo ng kulay green. Ayan, so lalagyan ko dito ng masking tape sa likod para didikit natin dito sa foam board o cardboard. Ayan, so para hindi siya lipa rin ng hangin kapag in-spray natin. And guys, inuulit ko, pwede kayong gumamit ng water-based na pintura, and then kapag pintura ng green, directly lagyan ng green. And pwede din naman pinturahan muna ng green, and then kapag natuyo, doon na yung lagyan ng green using yung glue muna, and then i-strainer nyo yung green. Ayan. So gagamitan ng ganun strainer para sa pag-green. So ayan, ididikit natin, and then prepare natin yan. Ayan, para hindi lipa rin ng hangin. So two types ng paglalagay ng green para dito sa acetate. Ayan, so yan yung kinakat sa laser para sa maliliit na greenery. Ayan yung perfect size. Pwedeng bilog, any shape na mga mula sa plan ng greenery. Ayan. So yung mga malalaking portion sa base ng green, pwede nang gamitin yung directly yung brush. Pinturahan muna ng either brown or green, and then directly na yung brush. Ayan guys, gagamit ako ng acrylic paint na green. Ayan na, acrylic paint na green. So ayan yung gagamitin ko. So timplado na to, and ito yung gagamitin ko para dito. And inuulit ko, pwede tayong gumamit ng water-based na paint. And pwedeng i-brush natin yon or i-spray din green. Ito guys yung green natin, i-spray natin siya. Acrylic paint yung ginamit ko. And then, lagyan natin siya ng thinner para medyo lumabdaw siya and magandang i-spray. Ayan, para hindi mapinturahan ng ating kamay. So tayo ng gloves or guantes or ayan, plastic gloves. Ayan. So then, magpipintura na tayo. Lalagyan natin ito ng green. Lalagyan natin siya ng thinner para medyo maganda ang agad. So ayan guys, saluan natin siya ng thinner. Ayan, so tapos na nating pinturahan in basa pa, and directly natin siyang i-green using ang ating strainer and green. Ayan. So directly natin siyang green habang basa pa yung ating pintura. So ayan guys, may green na siya. Ayan. May green na siya. Ayan yung, ito yung direct na nilagyan natin ng green na basa pa ang pintura or after mapinturahan. So next natin gagawin ay pipinturahan natin to. And then patutuyin natin yung green or yung pintura, and then saka natin i-green using yung glue. Ayan. Ito yung two types na pag-green.
para sa maliliit na piraso ng green or pieces ng green para sa ating scale model. Ito guys yung ating patutuyuan ng pintura, and then igigreen natin using water blue. So pinturaan na natin ng kulay green. And guys, may green na siya. And then, pwede natin siyang tuyuin ng dryer. So, ito na yung second option. Patutuin lang natin siya. Igi-green na natin siya using glue or water glue. So, ayan guys, tuyo na. Ito yung ating water-based glue or yung glue natin. Ayan, para sa green. And ito na yung second option. Ayan, tuyo na yung paint. And then, lalagyan natin using yung water glue. So, ipintura lang natin ito guys. Ipintura or ipahid lang natin itong glue. Ayan. Pahid lang natin. So, ayan guys, pantayin lang natin para maging pantay rin yung ating green. So, ayan, okay na siya. And then, lagyan na natin siya ng huwag nating hayaan guys na matuyo yung water glue natin. Ayan, so lagyan na natin siya ng green. And using a strainer. So, ayan na siya. Ayan na siya, guys. May green na siya. Hayaan lang natin siyang matuyo. And then, pwede na siyang i-cut sa laser machine according to dun sa nasa plan or kailangan yung shape ng green para sa inyong model. Ayan. So, yun, guys, yung ating how to make green on the acetate and then cut to the laser and then ilagay natin sa ating model. Ayan. Ito guys, yung ating nilagyan ng green. And kinat na siya sa laser. And yung mga portion na yan, yung mga cut na yan, yan na yung ating kinuha ng green para dun sa ating greenery or landscape sa ating model. Ayan. So, ito na. Ayan o. May double adhesive siya sa likod para ididikit natin siya, yung kinat na pieces na yan, didikit natin doon sa shape kung saan kinakailangan sa ating architectural model. So, yun lang guys. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell icon. Thank you!